안녕하세요. Welcome back, guys, to our channel. This is Casey again for Korean Learning Hacks. Ayan. So for today's video, guys, magsasagot tayo ng another direction. Okay? So please focus, guys, dahil isa ito sa pinakamadaling sagutan sa reading test. And of course, ito lagi yung lumalabas na direction sa reading test. Okay? So before tayo guys mag-start, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click your notification bell. And of course, kung gusto niyo ng mga reviewer, please visit our Facebook group. Yan, dyan ako nag-upload ng ating mga free reviewer na ako mismo guys ang gumagawa. So, ang link ng ating Facebook group ay makikita nyo sa ating description box below. And if ever guys na gusto nyo mag-avail ng ating mga SIHOMs or test paper, you can email me. Nandyan din yung email ko. Or you can message me at my Facebook. Okay? And yung mga SIHOMs or test paper na isasend ko sa inyo, kinompile ko na yung mga video ng tutorial para mas madali nyo yung mapag-aralan. Okay? So if you want to avail guys, just send me a message. Okay, so let's start. Sijak haja. Ayan. So, 13 to 14. Daom kurul ilgul na yung gua gaton gosul kulisip seyo. Ayan. So, sabi ko nga, isa ito sa pinakamadaling sagutan. Kasi pwede tayo mag-apply ng technique. Tandaan guys, ang ating keyword dito is gaton. Pag nakita nyo si gaton, ibig sabihin, hahanapin lang natin kung ano ba yung sentence dito na tumutugma sa sinasabi ng sentence. Okay? So, gaton means same. And daton means different. Different. Yan. So, pag nakita nyo yan guys sa ating direction, madali na nating masasagutan kasi alam na natin kung anong hinahanap. Okay? Same, hahanapin natin ang tama. At daron, hahanapin lang natin ang naiiba o ang mali. Okay? So, kapag exam guys, wag na muna nating basahin or isa-isahin siya kasi kakain tayo ng madaming oras. Palaging proceed na agad tayo sa choices. And hahanapin natin ang keyword. So, para guys, makita natin ang keyword, kailangan familiar tayo kay nun, un, i, ga, rul, and ul. Okay? Kailangan alam natin yan. Nun at un, pointing particle. I at ga, subject particle. Rul at ul, object particle. So, kapag alam natin yan, makikita natin madali ang keyword. Okay? Proceed tayo sa ilbon. Ang meron ditong particle is si usi. Diba? Yan. Usi. Hanapin natin ngayon si usi. Or ut. Oje. Ut. Yan. Hanapin natin ang ut. Ut. Okay, yan. So, dalawang ut natin. Ngayon, tingnan naman natin ang sinasabi na verb dito sa ilbon. Ang verb dito is sisamnida. Or from the word sada, which means mura. Okay? Mura. So, hanapin natin kung sinasabi ba dito sa sentence na mura ba yung mga damit. Okay, so hindi ito. Hindi ito yung hinahanap natin. Kasi magkasalungat sila. Katsumnida. Diba? Katsumnida from the word kada. Kada, which means to go. To go at mura, hindi sila pwede. Tingnan natin itong isa. Usul mani, sago, shipochiman, pisatsumnida. Okay, ang verb dito guys sa isang ut ay pisatsumnida. From the word pisada, which means mahal. Okay? Yan. So, sa tingin nyo guys, tama ba si ilbon? Mali. Diba? X yan. Kasi ito, mura daw ang damit. Pero sabi sa sentence,
mahal ang damit. Okay? Diba? Easy lang. Then, ibon, oje usul, manis at sumnida. Again, ito ang may particle. Ngayon, hanapin ulit natin siya dito. And sabi guys, usul mani sat sumnida. Ang verb niya is sada. Okay? Ay, no, hindi siya sada. Ito ay, tama, sada. Pero ito ay tubay. Tubay. Okay? Ngayon, hahanapin natin ito, si usul at si satsumnida dito. Kung ang binili niya nga ba ay damit. Okay? Put. Ang verb niya is katsumnida or to go. So, hindi yan. Hindi yan ang hinahanap natin. Kasi ang hinahanap natin ay yung binili. Diba? Yung binili. Ayan. Satsumnida. Tingnan natin guys kung ang binili ba niya ay ut. Satsumnida? Hindi. Diba? Paji. Paji ang binili niya. Hindi ut. Kaya, ekis. Okay? Pag nahanap nyo na guys, itong keyword, hahanapin natin dito. Diba? Pag nahanap natin dito, dun lang tayo mag-focus sa sentence. Para mas madali natin mahanap ang sagot kung tama ba siya o mali. And then, sambon. Chonun ut kagie kal kumnida. Ngayon, chonun ako ay kage. Yan. So, sabi, kage. Yan, ito, chonun. Wala naman dito si chonun. Kasi, ano ba to? Parang ako na yun eh, chonun. Ako daw ay pupunta sa kage. Pupunta. Kalkumnida. Hanapin natin, ang keyword natin dito guys is si kage. Okay? Kasi ito yung pinaka-pinag-uusapan. Maliban dito guys, dyan, maliban dito, pwede nating magamit sina time particle or sina place particle para mahanap ang keyword. Okay? So, kagaya nito, meron siyang place particle. Again, si e at si eso, pwede natin gamitin both as time particle and place particle. Okay? Pwede siya. Yan. So, ito may place particle. So, hanapin natin si kage. Ito si kage, di ba? So, focus na lang tayo dito sa sentence ito. Tingnan natin kung ito ba ay magmamatch dito. Gets ba, guys? Yan. Ang sabi dito, kalkomnida. From the word kada, which means to go, di ba? Pero ito, ano pag may L? Pag may L, ito ay will go. Future tense. Ito, merong double S sa baba. Which means, anong past tense ng go? Went. Diba? So, tama ba ang sinasabi? Ang sabi sa sambon, pupunta ako sa store ng damit. Okay? Store to ng damit. Ang sabi naman dito, nagpunta ako kahapon. Oje, kahapon. So, mali. Hindi sila match. Kasi ito ay present tense, ito ay past tense. Okay? So, ang sagot natin ay sabon. Pero check din natin kung tama ba ang sinasabi ni sabon. Ut kagie so pajirul satsumnida. Ayan. So, ang pinag-uusapan dito is si paji. Paji. Hanapin natin ngayon si Paji. Paji, ayan. Ito si Paji. Ngayon, focus ulit tayo sa sentence na to lang. Tingnan natin kung itong sentence na to is magmamatch dito. Ang sabi, Paji, Paji. Satsumnida. Satsumnida. Okay? So, tama na agad to. Kahit hindi natin alam guys ang ibig sabihin yan. Basta ganyan, ating technique. Masasagutan natin ang tama. Diba? Pero syempre, intindihin din natin mabuti ang sinasabi ng mga sentences. And, para mahanap natin ang mga keyword, ito lagi ang tatandaan. Okay? Mga particle,
Pwede din ito. And syempre, minsan, sa isang sentence, dalawang may particle. Kagaya nito. Kagieso, pajirul. Pero syempre, alin ba talaga ang pinaka-pinag-uusapan? Si Kage o si Paji? Si Paji, di ba? Kasi bumili daw siya ng Paji sa store. So, pinaka-pinag-uusapan ay si Paji. Yun ang hahanapin natin. Okay? So, wag malilito guys kung merong dalawang particles sa loob ng isang sentence. Okay? Di ba? Ang easy lang. And since ngayon ay nasa review tayo, isa-isahin natin mabuti yung mga vocabs na ginamit nila para maunawaan natin ng maayos. Okay? Oje. Kahapon. Yesterday. Di ba? Yesterday. Unol. Anong unol? Today. Yesterday. Oje. Bukas. Neil. Okay? Alam ko naman. Alam nyo na yan. Neil. Bukas. Neil. Ay, sorry. Mali. Neil. Bukas. Unol. Today. Oje. Kahapon. Chigum. Now. Okay? Ut. Ito ay damit. Baka mali to, ha? Ang ut na tawa ay ganyan. Ito ay ut na tawa. Ito ay ut na damit. Okay? Baka mali to, guys. And then, kage. Kage is store. Bilihan daw ng damit. Another word for kage is sangjong. Sangjong. Yan. Pwede. Sangjong. Oo, tama. Sangjong. Store din yan. Sangjong. And then, katsumnida. Yan. Basta may dalawang S sa baba, ito ay past tense. So, sabi, kahapon daw ay nagpunta siya sa bilihan ng damit. Usul, ut, clothes. Ul, object, particle. Money, or from the word manda, which means many. Yan. Ito, sabu. Ito guys, ang tawag dyan ay conjugation. Okay, pinagsasama ang ibang part ng isang word para makabuo ng another meaning. Ito ay from the word sada, which means to buy. And then, to buy. Ito naman si go, dalawa ibig sabihin. Minsan, and minsan, ing. Okay? Depende kung paano mo siya gagamitin sa sentence. And then, shipot-jiman. Shipot, and shipta from the word shipta, which means want. Yan. Gusto niya daw bumili ng madaming damit. Jiman, but, pero, pisada, mahal. Okay? Gusto niya daw bumili ng madaming damit, pero, mahal. Pisada, mahal. Pag sinabing sada, mura. Another meaning ng sada is to wrap. Okay? Depende ulit kung paano mo siya gagamitin in a sentence. And then, kureso. So that, paji, pants. Hana, man. Hana means one. Man, only. Okay? One, only. Hana, man. Satsumnida. Past tense ng to buy. Okay? So, kahapon daw, nagpunta siya sa store sa bilihan ng damit at gusto niya daw bumili ng maraming damit pero mahal. So that, bumili siya ng isang paji. Yun ang ibig sabihin ng sentence na to. Okay? Ayan. So, ano pa bang pwede kong i-share dito? Wait. Ayan, inote nyo lahat yan guys, kasi kahit simple vocabs yan, may tendency na kapag nasa exam tayo, makakalimutan natin yan. So, kahit simple or basic vocabs, i-jot down pa din natin. Okay? At yun nga pala, si G-man, may rules kasi kay G-man. Ito ko na lang lagay. Ito na lang. Si G-man. At si Hajiman. Yan. Sila, pwede silang bat
Parehos. Okay? Pwede silang but parehas. Pero si G-man, ginagamit kapag contradict ang isang sentence. Merong positive at negative. Contradict. Gaya nitong ano? Gaya nito. Diba? Contradict. Pero, gusto niya bumili ng damit, pero mahal. Contradict. And then, ito naman si Hajiman, but siya, pero usually, sa unahan siya ng sentence ginagamit. Okay? Beginning of the sentence. Okay? And tandaan nyo guys, itong si G-man, ina-attach siya sa verb. Attach to verb or adjective. Okay? G-man ina-attach sa verb at si adjective kapag contradict ang isang sentence. Hajiman, usually ginagamit siya at the beginning of the sentence. Okay? Yan. So, sana guys ay marami kayong natutunan sa ating short video for today. Yan. So, sabi ko nga, isa to sa pinakamadaling sasagutan natin sa reading test kasi pwede tayo gumamit ng technique. Okay? So, sana guys ay na-catch up nyo lahat ng tinuto ko for today, lalo na yung technique natin, para sure na may papasa natin ang EBS topic exam. Okay? And of course, guys, congrats sa lahat ng pumasa sa ating evaluation. Yan. So, start na ulit kayo mag-aral, guys. Huwag nang tatama din. And of course, sasamahan ko naman kayo sa inyong pag-review. And ayun nga, sa mga gusto guys, mag-avail ng ating test paper or C-Homes para mas madali kayong makahabol sa ating lesson, you can email me or you can send me a message at my Facebook. So, tingnan nyo lang guys, lahat ng link na nandyan sa ating description box below, nandyan lahat ng information kung saan nyo ko pwede ma-reach. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo guys. Daum shigane tu payo kam sahamnida.